Alam naman natin, ang bayan ng Israel ay tumawid sa lupang Kanaan mula sa Ehipto. At sa tagpo, hallelujah, na sila ay dumating na doon sa Galaad, sa Gilead, hallelujah, ay nandun sila sa boundary, which is mayroong isang ilog doon, hallelujah, amen, na kailangan nilang tawalin papasok sa lupang pangako, sa lupang Kanaan. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, ang pumasok sa lupang, ang loba sa bayan ng Israel ay 12 tribo. Matatanda natin, 12 tribo. Hindi natin isa-isa yung 12 tribo. Hallelujah. Pero binanggit ng scripture, hallelujah, nang sila ay mag-decide na pumasok sa lupang Kanaan, hallelujah, ay naiwan at nag-stay ang 2.5 tribes. Sino-sino ba ito? The children of Reuben, yung tribo ni Reuben, and the children of God, yung mga anak ni God, at saka ang kalahati ng tribo ni Manasseh. Ang sabi ng Biblia, and the children of Reuben, and the children of God, and the half tribe of Manasseh returned. Bumalik sila. And departed from the children of Israel. Humiwalay sila sa mga kalipunan ng bayan ng Israel. Okay? Ibig sabihin yung 2.5 tribes ay nag-decide na mag-stay doon sa boundary. Doon sa borderline. Hindi sila tumawid sa ilog para makapasok sa lupang Kanaan. Naniniwala ako, hallelujah, tayong lahat ay nakatawid na sa ilog. Can you say amen? Amen. Tayong lahat ay tumawid, hallelujah, sa proseso ng baptism in water. Amen. Can you say amen? Amen. At tayong lahat ay napasailalim ng tubig na ito. Hallelujah. At pagkatapos nito, para ka makapasok sa lupang pangako, walang iba kundi ang banal na Espiritu, ang lupang pangako natin. Para makapasok tayo sa buhay, hallelujah, ng pagkabakabadal, kailangan rin gumawa sa proseso ito. Kaya lang, hallelujah, may mga tribo, dalawat kalahati ng tribo ng bayan ng Israel, hallelujah, ay nag-decide na mag-stay sa border. Alright, ano bang meron nun sa border? Dun kasi sa borderline, sa border ng Kanaan, hallelujah, ang lupang Gilead ay isang saganang lugar. Napakaganda. At napakayayabong na mga puno at saka napakaganda ng batis at mayaman talaga ang border, hallelujah, ng Gilead. Okay? In other words, hallelujah, nakontento sila doon sa border. Although sila ay bayan ng Israel, but they are contented na nandun lamang sila sa border. Alam niyo ba, bago sila lumabas sa Israel, sa Egypt rather, ay sinabi sa kanila ni Moses, may pangako sa atin. Sa 12 tribo, may pangako nandoon sa lupang Kanaan. At kailangan natin pasokin ang lupang Kanaan at angkinin ang bayan na itinalaga para sa atin. Pero dahil doon sa nakita ng mga ng dalawang kalahating tribo na ito doon sa borderline, bakit pa tayo papasok sa lupang Kanaan samantalang dito sa Gana din naman? Bakit pa tayo kailangan makipaglaban, makipagbaka doon sa mga higante sa lupang Kanaan, samantalang dito set na set tayo dahil ang ganda naman ng paligid. Hallelujah! Sa Gana din ang mga puno. Okay, hindi tayo magugutom. May magandang patis. Hallelujah! At saliwang hangin. May malinis sa tubig. Okay? At sila ay nag-decide na mag-stay na doon sa border. Okay? Hindi sila pumasok. Hallelujah! Nakakalungkot. Mga kapatid, anong kinalaman ito sa palaw natin? Sabi ng propeta, tayo daw ang spiritual Israel. Yes. At kailangan tayo makapasok sa pangako, ang banal na Espiritu. Amen? Amen. Pero may mga Kristiyano, hallelujah, na hindi tatawid para makapasok sa lupang Kanaan. Sila ay kontento na sa masaganang buhay sa mundo ito. Amen? Amen. May mga tao, ayaw na mag-church, ayaw na magkaroon ng service, ayaw na mag-mission, kasi masarap ang buhay sa labas. Sino sa inyo? Napakahirap mag-mission. Napakahirap po magkaroon ng church kasi nandun si pastor, lagi nag-preach. Lagi akong tinatamahan sa iglesia. Lagi akong nakukulik. Napakahirap ng buhay sa Kanaan. Bakit ba ako papasok sa mga talaga sa lapang kuya ko sa bahay? Pwede naman ako mag-zoom.
Pwede naman ako mulo ng FB Live. Hayahay pa. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Ano ang naging dahilan kung bakit sila ay nag-stay? Kasi ibinasa nila ang kanilang pananampalataya sa circumstansya. Nung makita nilang sagrang nasa borderline, dahil ang faith nila ay based on circumstances. Amen? Binasa nila sa kanilang pangangailangan, kaya sila hindi na pumasok. Hallelujah. May mga ganyang Christians sa panahon natin. Binibase nila ang kanilang faith dun sa circumstansya meron sila. Pastor, hindi mo lang mag church kasi kailangan eh. Pastor, pasensya na, hindi ako makatend ng church kasi may pangangailangan. Pagod. Anin? Pagod po. Pagod po. Alala ko yung pagod po na term na yun eh. Sa kanila ko lang narinig. Pagod. So, iba sinabi pagod po, sobrang pagod. Sa pangangailangan, yung pala ibig sabihin yung pagod po. Alright, pastor, hindi ako naka-church ngayon kasi kailangan ko kasi kumita ng pambayad sa ganito, sa ganito, sa ganito. Okay, they base their faith based on their circumstances. Kaya sa umagang ito, kung gusto ninyong patuloy na maglingkod sa Panginoon sa kabila ng mga circumstansya, manalangin tayo, manibahin tayo ng circumstansya natin. God, palitan mo yung mga ipangangailangan ng ano, ng pagpupuli sa'yo. Amen. Hayaan mo lang ang makasap mo ng mga biyaya sa tulong mo. Amen. Hindi sa tulong ng mga bagay na ginagawa ko para mga matugunan din ang mga pangangailangan sa circumstansya. Tulungan ng Diyos. Okay, hallelujah. Amen. Sabi ng Bible Israel, okay lang dito sa borderline. Total, kahit naman tayo narito, Israel pa rin naman tayo. Hallelujah. Sabi ng propeta, sila ay nag-stake na sa tinatawag nilang identification. We are identified with Christ. Dapat kung tayo ay identified kay Kristo, dapat ma-identify tayo doon sa cross. Can you say that? Kung ano ang naranasan ng Diyos doon sa cross ng Kalbaryo na paghihirap, dapat ma-identify tayo doon. You can say that you are Christian. Sabi ko nga, ikaw ay Kristiyano, pero ayaw mo ng buhay Kristiyano. Gusto mo lang ma-identify. Ganyan ang bayan ng Israel, yung 2.5 tribes na naiwan doon sa lupang Gilead, hallelujah, contento na sila at sila ay identify as bayan ng Israel. Amen. Kasi alam nila magka-Israel, kinakatakutan yan eh. Okay, hindi sila pwedeng galawin ng kahit na sino kasi sila ay blessed nations. Pinagpalang bayan ng Diyos. Alright, hallelujah. At ang ginawa nila, nagtayo sila, alam na sabi ng Biblia, sa book of Joshua chapter 9, hallelujah, sabi dito sa chapter 10, and when they came unto the borders of Jordan that are in the land of Canaan, dito nyo, inisip nila na yung borders, ay nasa palatid din naman tayo ng Canaan. Malapit na malapit din sa tayo sa blessings. Nasa pagitan. Nasa pagitan naman tayo ng Canaan. Akbak ka lang ngayon. Hallelujah. And the children of Reuben, and the children of God, and the half tribe of Manasseh built there an altar by Jordan over altar to Situ. Ang ginawa ng 2.5 tribes, tagtayo sila ng sarili nilang altar. Okay. Kaya lang, yung altar na tinayo nila, nasa labas ng Kanaan. Oh. Alright. Tandaan nyo, ang altar natin dapat nasa loob ng Kanaan. Hindi tayo pwedeng magtayo ng Kanaan ng altar sa labas ng Kanaan. Tama. Okay, hallelujah. At, hallelujah, kaya sila nagtayo ng altar, ang totoong dahilan ay para masabing sila rin naman ay bayan ng Israel. Kaya sila may altar. Alam niyo ba mga kapatid? Hallelujah. Bagamat sila ay nanatiling na-identify at bilang bayan ng Israel, pero hindi sila pumasok sa loob ng Kanaan. May mga ganyang klase ng Kristiyano. Yes. Hallelujah. Gusto nilang ma-identify sila bilang Kristiyano, pero wala silang willingness. Amen. Amen. Yung kusang pagsunod. Amen.
Hallelujah. Gusto lang nilang matawag silang message believer. Nasa Church of the Overcomer. Nasa End Time Church. Hallelujah. Nasa Jesus Christ Believers Fellowship Church. Pero hindi, walang willingness to follow God. Amen. Kaya ang ginawa nila, para ma-identify din naman silang message believer, nagtayo sila ng sarili ng church. Oh my. Altar. Ay okay lang, kasi may church doon. May church din naman tayo eh. Okay, but wala silang willingness, hallelujah, sa pagsunod. Walang kagustuhan tumawid doon sa ilog ng Jordan. Hallelujah. Amen. At alam naman natin nangyari doon sa kanila sa lupang Gilead. Nang sila ay atakihin ng mga kalaban, ng mga Amorita, Amalekites, hallelujah, yung two Eliab tribes, hindi natulungan ng bayan ng Israel. Ng nine Eliab tribes. Bakit ang dahilan? Kasi kailangan pa nilang tumawin sa loob, sa ilog, para matulungan nila yung bayan ng Israel. Yung kalaking two Eliab tribes. Okay, at ang sabi ng Biblia, hallelujah, and when they came to the borders of Jordan in the land of Canaan, nagtayo sila ng altar. At ang altar na tanayin nila ay isang great altar to Situ. Ibig sabihin, hindi lang ito pangkalaliwang altar. Mas malaking altar. Mas magandang altar. Okay? Mas malaking simbahan. Mas mayaman na simbahan. Mas malaking church ang kanilang itinayo. Hallelujah. And the children of Israel heard say, narinig ito ng bayan ng Israel. At ang sabi, behold, sabi niya, mga kapatid, narito ang ating mga kapatid na Ruben at Gad at saka Manasseh. Hallelujah. Nagtayo sila ng altar over against the land of Canaan. Ibig sabihin, hallelujah, nung makita ito ng bayan ng Israel, marinig nila, nung marinig ng congregation na ito ay ginawa nila, ang sabi nito, and the children of Israel heard of it, the whole congregation of the children of Israel gathered themselves together. Silang lahat ay nagtipon, yung nine Eliab tribes. Nag-meeting sila. Ginather nila yung congregation. Para ano? Para bakahin, para girahin yung kanilang mga kapatid. Kasi alam nila, hallelujah, na kapag ginawa ng bayan ng Israel, ng two Eliab tribes, ang bagay na ito, hindi ay sincere parurusahan ng ating Panginoon. Yes. Hindi dahil ganit sila para patayin ang bayan ng Israel dahil kaaway nila, kaya gusto nilang girahin yung kanilang mga kapatid dahil alam nila na kapag ginawa nila yun, siguradong parurusahan sila ng Diyos. Can you say amen? Amen. At buti nga sana kung sila tatlo lang ang madadamay. Madadamay ang buong tribo ng bayan ng Israel. Yes. Kapag ginawa nila ang bayan na ito, ang bagay na ito. Kapag nagtayo sila ng ibang altar, maliban sa unang altar na meron sila sa bayan ng Israel, magkakaroon ng malaking problema. Di ba na-experience natin ngayon? Amen. Meron tayong tinatayong altar. Hallelujah. Literally. Meron din gustong magtayo ng kanilang altar. Nagka-problema ba? Malaking problema. At nangyayari yan presently sa atin. Hallelujah. Meron tayong mga mini-mission church. Meron tayong mga outreach church. Pero merong mga tao, hallelujah, na gusto rin magtayo ng kanilang altar. Okay lang yan. Message believer din naman tayo eh. Huwag ka lang kumunta sa altar. Parehas lang naman din. Okay. At ang sabi dito, hallelujah, nagtayo sila ng isang altar, isang klase ng altar na mas mataas. Sabi nga ni Brother Ariel, salamat na lang. May lingkod ng Panginoon na kahit anong offer, hindi tumatanggap ito. Yes, amen! Gusto lang sisimula sa mga bagay-bagay na ino-offer. Mag-fellowship tayo dito, brother! Magtayo tayo ng sariling altar! Yes! Okay, hallelujah! Amen! At ngayon nga dahil nga naging dalawa ang altar, isa nasa labas ng Jordan, nasa labas ng Canaan, isa nasa loob ng Canaan. Okay, hallelujah. Amen. Ano kaya? Tama. Sa tingin ko, ang tama ay nasa nine Eliab tribes. Bakit? Kasi yun ang pinangako sa kanila ng Panginoon. Yes. Yes. Kailangan silang tumayo doon sa lupang Canaan.
Amen. Pumasok sa lupang Kanaan. Yes, tama yan. Hallelujah. Doon sila magsasamba sa Panginoon. Amen. Okay, hallelujah. Ano ba ang lupang Kanaan? Di ba ang banal ng Espiritu? Yes, amen. Kailangan tayo sa banal ng Espiritu. Yeah. Kailangan na sa atin yung banal ng Espiritu para makapaglingkod tayo sa Panginoon. Amen. Okay. Hindi pwedeng maglingkod tayo sa Diyos. Hallelujah. Nang wala tayong banal na Espiritu. Or else, kung tayo narito sa church at hindi natin taglay ang banal na Espiritu sa ating pagsasimba, para lamang tayo nag-exercise. Abigyan ko magdya kayo ng bike papunta mula doon sa may Lucky Triangle dito. Para ka lang nag-exercise. Amen. Hallelujah. Alright, so ginawa nila, dahil nga naging dalawa ang altar, yung altar na pinayo ng 2.5, hallelujah. Sino sabi ng 2.5, wala nang problema siguro ito sa Diyos kasi altar na naman eh. Okay lang ito. Para sa kanya naman. Para sa kanya naman ito eh. Amen. Hallelujah. Nakalimutan na nila mga kapatid, umabasahin yung bandang taas ng scripture, naalala kasi nila ito. Sabi ng bayan ng Israel, hindi pa sila nag-iisip. Nakalimutan na nila ang nangyayari sa Baal Peor. Nang sila ay magtayo, nang sila ay sumamba sa ginawang ribulto ni Aaron. Di ba nangamatay ang bayan ng Israel? Dahil ito nagtayo sila ng sariling altar. Hindi pa nila, nakalimutan na ba nila yung nangyayari? Tapos ngayon, naalala niya, gagawa na naman sila ng panibagong altar? Yes. Okay, at ang sabi ng bayan ng Israel, punta tayo sa kanila. Hallelujah. Bakain natin yung ating mga kapatid. Hallelujah. Dahil baka, amen, sabi niya, is the iniquity of the poor pure little for us, verse 17. And from which we are not cleansed until this day. Hanggang ngayon nga eh, ramdam pa natin yung parusa ng Diyos. Oh. Although there was a plague in the congregation of the Lord, but she must turn away from this day following the Lord. Kaya anong ginagawa niyo? Tinalikuran niyo na naman ang Diyos. Kapag pala tayo gumawa ng ibang altar, maliban sa altar na ginawa ng Diyos, ibig sabihin, tinalikuran natin ang ating Panginoon. Yes. Ano ba yung altar natin? Yung ibang altar natin ang ating puso. Amen. Hallelujah. Sabi ng propeta, the closest place in heaven is our altar. Ito na malapit. Bakit ito sabi yung pinakamalapit na lugar? Sa langit ay ang altar natin. Saan ba nakatira ang Diyos? Yes, anyang templo. Di ba ang Diyos ay nasa templo? Yes. At ang sabi ng Biblia, kayo ang templo ng Amen. Diyos. Amen. Ibig sabihin, ang altar ng Diyos na nasa puso mo, nandoon ang templo, nandoon ang Diyos. Yes, amen. Yes. Kaya ang pinakamalapit na lugar, hallelujah, sa langit, hallelujah, ay ang altar mo, ang puso mo. Amen. Kaya kung gusto mong makausap ang Diyos, kailangan mong pumasok dun sa iyong altar. Yes, amen. Kasi yan ang closest place in heaven. Okay, hallelujah. Praise the Lord God. At ang sabi ng bayan ng Israel, but ye must turn away this day from the following of the Lord, and it will be seeing ye rebel day. Ye rebel today against the Lord. Ngayon naman, nagre-rebel din naman kayo. Mga NPA. No permanent address. Alam ko, address natin sa heaven eh. Then tomorrow, ye will be wroth with the whole congregation of Israel. Kita nyo, pakaakala lang siguro itong 2.5. Sino lang ang magdadamay pagka ang Diyos nagparusa? Hallelujah. Di ba, sabi ng sabihan, ang sakit daw ng kalinggingan, damay ito ng buong katawan. Kaya pag pinarusahan yung bayan ng Israel, damay sila. Kasi bahagi nila ang bayan ng Israel na nandun sa lalabas ng lupang Kanaan. Notwithstanding, sabi dito, if the land of your possession be unclean, then pass ye over the land of possession of the Lord, wherein the Lord's tabernacle dwelleth. And take possession among us, but rebel not. Sige, kunin nyo lahat. Hallelujah, nang galang sa inyo. Pero wag na wag kayo magre-rebel din laban sa Diyos. Yes. Amen. Amen. Sabi ng bayan ng Israel, ng 2.5 tribes, huwag kayong mag-alala mga kapatid. Ito namang altar na ginawa namin ay pattern lamang ito. Kumbaga sa ano ay props lamang. Huwag kayong mag-alala, 9.5 na tribes,
Itong ginawa namin na altar na ito ay hindi naman namin aalayan. Hindi naman kami mag-o-offer. Hindi kami magagawa ng sacrifice sa altar na ito dahil alam namin na ang Diyos magagalit kapag gumawa kami ng ibang alay maliban doon sa alay na nasa loob ng pangalan. Huwag kayong mag-alala. Ang ginawa namin altar ay isang altar na hindi aalayan. Amen. Tandaan niya, dapat ang altar inaalayan niya. Kaya hindi tayo dapat gumawa, hallelujah, ng klase ng isang altar na hindi inaalayan. Pero may mga Kristiyano, may mga message believer din, hallelujah, na gumawa ng altar, isang klase ng altar na hindi inaalayan. Dapat ang puso natin may alay yan. Can say amen? Amen. At ang alay na ilalagay dapat sa altar natin ay isang alay na buhay. Tama ba? Amen. Naalala niyo ba yung offer niya? Meron doon sa nung sila yung offer, masabay niya si Cain, nag-offer siya ng isang buhay na alay. So dapat sa umagang ito, nag-aalay tayo ng isang buhay na alay.